Huwag kang manigarilyo dito! Doon ka sa labas kung gusto mo! Gising na pala bisita natin! Good morning! Idaan natin ito sa maayos na usapan. Sabihin nyo lang sa akin kung magkano ang kailangan nyo. Sige na, hindi ako magbayad. Sabihin nyo lang, baka wala nyo lang ako dito. Sige na. You think I'm doing this for the money? Si Jeremy at mga magulang niya tumulong sa akin financially sa med school. Gagawin ko to para makabayad ng utang na loob. Ang lakas talaga ng loob nyo na magsuot ng puti. Oo, oh, naturingan kayo mga doktor, pero wala kayong ibang ginawa kundi malakit ng kapwa. Huwag ka na magtangkang tumakas. Nakita mo yung mga tao ko? Parang mga aso yan. Maaamoy ka kahit saan ka magtago. Hindi niyo ako matatakot. Kayong dapat kabahan. Dahil kapag ako nakawala dito, magsasama-samahan ko kayong lahat sa impyerno. Kasalukuyan ngayong pinagahanap ng mga pulis si Mrs. Rosette Saavedra at ang kanyang kaibigan na si Maureen Hilario. Ang dalawa ngayon ay kabilang sa wanted list. Wanted? Ah! No way! Hindi ka na pwede gawin sa akin to! I've never been this humiliated my whole life! Walang iyo talaga sila! Ako naman! Kung palagi ka nalang nagbabasag eh. Diyos ko, tinan mo naman yung tsura ko naman doon! Luma-luma na ng photo na ginamit nila. Iniwan lang yung latest profile picture ko sa iba yung ginamit. Diyos ko, nakakaloka! Ayoko na! Huwag na sayang. Mahal pala to. Paano natin hahanapin si Homer ngayon? Hindi tayo pwedeng to misplay in public. May mga reward money na tayo sa mga ulo natin! Upo ka! Upo muna! Ay, alam ko na. What? Sumunod na lang kaya kita sa mga police friend. At least magkakaroon ako ng 200,000 pesos. Baba! Para ka magkaka-reward money, ay wanted ka rin naman! Papahama ka talaga dyan sa kabubahan mo! Grabe naman to makapagsalita. Oo! Aaminin ka, baba ako! Kaya nga ako loyal sa'yo eh. Whatever. Maureen, sabihan mo yung mga bodyguards ko na sila muna maghanap kay Homer. Paano naman tayo? The odds are against us right now, Maureen. Ayokong makulong! Hindi bagay sa akin ng orange. Sa sobrang hot natin, kailangan natin magpalamig. In other words, magtatago muna tayo. Lumayo-layo muna tayo, Maureen. Patawarin mo ako, Niva. Hindi tayo dapat nag-away last time. God, Niva. How could you? Bakit mo hinayaan mangyari to? This is your responsibility. Pinabayaan mo silang maghintay at muntik pang malagay ang buhay nila sa panganib. Kasalanan mo itong lahat. Akala ko pa naman nagkasundo na tayo. I thought you were fit to be a mom sa mga pamangkin ko. Pero parang nagkamali ata ako sa'yo. Maling-mali ako. Ate, mahal na mahal ko yung mga batang yan na parang tunay ko ng anak. Eh kung alam ko lang na hindi mo sila susunduin, kahit lumindol o bumagyo man, walang makakapigil sa akin na sunduin sila. Eh nasaan nga? Yung sinasabi mong text, nasaan? Ito o, oh, ito yung cellphone ko, pakita ko sa'yo. Oh, wala! Wala yung text na sinasabi mo at hindi rin kita tinext na kung ano-ano! Trina, huwag mong pagsalitaan ang ganyan ng pamangking ko. Hindi siya marunong mag-imbento. Aso, ako pa ngayon ang nagsisinungaling! Homer, can you please tell them off? Apipikon na ako eh. Kung ano nung sinasabi nila eh. Parang pinapalabas nila nagsisinungaling ako eh. Had I known na baka na itong lahat ni Rosette, ako na mismong kakastigo sa kanya. Hindi na sana tayo humantong sa ganito.
I'm sorry. I'm so sorry. Ate Trina, wala kang kasalanan. Lahat tayo nilinlang lang ni Norset. Sana ako na lang yung huling biktima niya. Sana maaresto na siya para matapos na yung kasamaan niya. Sorry. Anak! Anak! Siya si Senior Inspector Mateo Reyes. Siya anak nagligtas sa buhay mo. Kamusta ka, Nympha? Utang ko sa'yo ang pangalawang buhay ko, Inspector Reyes. Mateo na lang. Inalaw lang kita dahil gusto kong i-check yung kalagayan. At i-assure ka na ginagawa namin ang lahat para matuntun si Rosette. At may ligtas si Homer sa mga kamay niya. We have to go, Maureen. Saan tayo pupunta? We have to go. I have to save Homer. It's none of your business. Naku, nagkakamali kayo. Hindi hawak ni Rosette si Homer. Are you sure? Oo, ate. Narinig ko sinabi ni Rosette na nahinahanap niya din si Homer. Wala rin siyang ideya kung nasan si Homer. Bukod kay Rosette, may kilala pa ba kayong ibang tao na may matinding galit kay Homer? Sa'yo kung paano mo gustong matapos yung usapan na to, Jeremy. Kung magko-cooperate ka, pwede kang bumalik sa selda mo na maayos. Pero kung hindi, papahirapan mo ako, sinisiguro ko sa'yo, magiging impyerno yung buhay mo dito sa kulungan. So is this your way of intimidating me, trying to scare me? No, it's not working. Bulok na yan, style mo, hindi na gumagana. Nasaan ba si Homer sa Petra? Sino-sino yung mga inutusan mo para dakipin siya? Teka. Saan siya dinala? Bakit ba sa akin mo siya hinahanap? Mukha ba akong taga lost and found? Huwag ka na magmaangmaangan, Jeremy. Alam kong ikaw yung nasa likod ng pagkawala ni Homer. At sinasabi ko sa'yo, wala akong kinalaman doon. At kung meron man, paano mo siya mapapatunayan? Wala kang ebidensya laban sa akin. At kahit na i-torture niyo pa ako dito, hindi ako magsasalita. Huwag mo na akong antayin mapikon, Jeremy. Baka bukas, ikaw naman ang mawala at hindi matagpuan. Pakiulit niyo yung sinabi mo. Is that a threat? Kung isipin mo, ha? Tingnan natin pag may mangyari masama sa akin. Kung mahanap mo pang buhay si Homer sa Avena. Joker, ano yan pare? Tungit, akin ang girlfriend mo, ha? Alam mo pare, ikaw si Raulo ka rin eh. Kanina pa ako nakakalata eh. Dinadaya mo ako eh. Puro kayo nahala eh. Gago ka! Hoy! Ang ingay-ingay nyo, nakita nyo nagtatrabaho ako rito. Ikaw, liga nga, ligpit mo to. Ganyan. Thank you.
ayaw makipag-cooperate sa amin ni Jeremy. Kahit anong pananakot pang gawin namin, nagmamatikas pa siya. My God! More than 24 hours na mula lang kidnapin si Homer! Baka kung mapano yung kapatid ko! Sir Homer, nawawala! Makas! Asa si Homer? Dali! Dali! Hello, Nympha. Ako to. Homer? Homer? Homer, alala kami sa'yo. Nasaan ka ba? Nasaan ka, Homer? Maayos man lagay mo. Kinuha ko ng mga tauhan ni Jeremy. Kailangan ko ng tulong ngayon na bilis. Teka, ipapakausap kita sa polis. Mas alam nila yung gagawin. Mr. Saavedra. Si Inspector Reyes to. Sabihin mo kung nasaan ka. Pupuntahan ka namin ngayon. Dinala nila ako sa isang warehouse. Hindi ko lang alam kung saan mismo yung warehouse na to dahil tinakpan nila yung mga kong mapunta dito eh. Kailangan pa namin ng ibang impormasyon, Mr. Saavedra. Isipin mo na mabuti. Wala ka ba narinig sa mga bumihag sa'yo? Sa mga pag-uusap nila? O kaya... Wala ka bang natatandaan ng mga malatandaan ng mga makapagtuturo sa amin kung nasan ka? Taxi said, Jeremy, huwag na natin tumuloy sa palestahan. Diretso na tayo sa Veras. Malapit roon. Sana walang traffic sa highway. Gutom na ako. At dalawang oras na tayo sa dal. May dinaanan kaming rilis ng tren at highway. Maghanap kayo ng isang lugar na may palestahan. Malapit lang yung warehouse doon. Siguro mga... 100 square meters tong facility na to. At dumating siguro kami dito mga pasado alas 11 na. Mayigit dalawat kalahating oras ang biyahe namin papunta dito mula doon sa ospital kung saan nila ako tinangay. Mr. Saavedra, maghanap ka ng mapagtataguan mo. At huwag kang magtangkang lumaban. Pupunta kami mga pulis dyan ngayon. Hahanapin ka namin at magpapadala ako ng mga tao dyan ngayon. Sige. Salamat, Inspector. Pero sir, pwede ko mo ulit makausap si Nympha. Okay lang. Ito, mauna na ho ako. Homer, huwag ka mawala ng pag-asa. Lakasan mo yung loob mo. Nympha, patawarin mo ako dahil napagtaasan kita ng boses nung huling nag-usap tayo. Dapat kinausap muna kita ng mahinahon. Dapat pinakinggan ko muna yung side mo bago ko kinampihan si Rosette. Huwag mo nang isipin yun. Ang importante, malagpasan natin kung ano man yung pinagdaraanan mo. Nympha, kung baka sakaling hindi umabot ang pulis sa oras, gusto ko na malaman mo na mahal kita. Okay? Huwag ka magsasalita na ganyan. Nangako sa akin si Mateo na gagawin ang lahat para mailigtas ka. At pakisabi rin sa mga anak ko na mahal ko sila. Naggagawin kong lahat para makaalis ako dito. Huwag mong kalilimutan ito! Homer! Ito ka lang pala? Pinahirapan mo pa kami? Anak! Iwan niyo ako! Hindi ko na mapunta si Homer. Sabi niya! Ah!
Kailangan mo kumalagasin. Talin nyo na yan! Sabi ko sa'yo, mga tao ko parang aso eh. Naaamoy kung nasan ka. Ano, boss? Lulumpuin ka na to. Ito ko tayo matakasan. Ano nga yan? Di ba kabilin-bilin ni Jeremy, huwag gagalawin tong gagong to? Pero, boss, may tinawagan siya kanina. Malamang nakapagsubong na siya. Dok, patay na natin to. Hindi naman niya alam kung nasan tayo. Hindi tayo makikita ng mga pulis. Yun ang akala mo. Sigurado ako sa mga oras na to. Ginagawa ng kapatid kong lahat para hanapin ako. Kaya kung meron dapat kabahan dito, hindi ako, kundi kayo! Uy! Taling mo na yan! Nanakot ba, ano? Anak, huminahong ka naman. Makakasama sa kalagayan mo pag nag-hysterical ka. Hindi pa babayaan ang Diyos si Homer. Baka kung ano pong gawin nila kay Homer. Nasa panganib po yung taong mahal ko. Pero wala man lang akong magawa para tulungan siya. Anak, magtiwala ka sa Diyos. Hindi niya pababayaan si Homer. Magtiwala ka sa Diyos, ha? Oh, bilis-bilisan mo. Baka may makakita pa sa atin. Hello? Hello, Andrew. Ano balita dyan? Okay naman kami. Nag-aantay na lang na instructions mo. Mainit ang mata ng mga pulis sa akin ngayon. Maunahan pa nilang matuntun si Homer bago pa ako makatakas dito eh. Anong gusto mong gawin namin? Well, hindi ako papayag na masayang lahat ng pinaghirapan ko. Kailangan matuloy ang paghiganti ko dyan kay Homer sa Avedra. At ikaw ang gagawa nun para sa akin, Andrew. Patayin mo na yung hayop na yan. Sir, may 3 possible location sa description ni Mr. Saavedra. Tawagan mo agad yung headquarters na pinakamalapit dyan. Magdala ka mo sila ng mga response teams. Padala nila dun sa location kung saan na pinpoint. Yes, sir. Wait. Sama ko sa inyo. Demonyo kayo! Kalagan niyo ako! Maglaban tayo ng patas! Mga duwag! Kalagan niyo na yan! Okay ka madobre. Oo, hawakan niyo! Hawakan mo! Hawakan mo! Hawakan mo! Anong gagawin mo? Hawakan mo! Anong gagawin mo? Ang sabi ko nga kay Jeremy, ipabaril ka na lang sa mga tao niya. Kaso di siya sang-ayon eh. Ang gusto niya, mahirapan ka. Ang gusto niya, unti-unti kang mamatay. Baka mo. Well, 10 to 15 minutes to bleed out, Homer. Kung ako sa'yo, magdasal ka na sa lahat ng santo. Maya-maya lang, babahanan ang dugo mo rito. Thank you.
Oo, hawakan nyo. Hawakan mo. Anong gagawin mo? Hawakan mo. Anong gagawin mo? Ang sabi ko nga kay Jeremy, ipabaril ka na lang sa mga tao niya. Kaso di siya sang-ayon eh. Ang gusto niya, mahirapan ka. Ang gusto niya, unti-unti kang mamatay. Huwag mo. You have 10 to 15 minutes to bleed out, Homer. Kung ako sa'yo, magdasal ka na sa lahat ng santo. Maya-maya lang, babahanan ang dugo mo rito. Status update sa search and rescue operation natin kay Homer sa Pedro. Over. Status update. Na-deploy na ng tatlong field response teams. Estimated time of arrival ng first and second team sa target location within 8 minutes. Estimated time of arrival ng third team 15 minutes. Over. Oh my God! Hindi ba nila pwedeng bilisan? Baka hindi na natin maabot ang buhay si Homer! Miss Saavedra, kung alma lang mo kayo, ginagawa na ho namin ang lahat ng makakaya namin. Lord, please. Huwag niyo kunin sa akin ang kapatid ko. Siya na lang ang natitira sa akin. Hindi ko kakayanin kapag nawala si Homer. Please, Lord. Tapos na trabaho natin dito. Tara na, iwan na natin yan. Tara na. Homer, huwag kang bibigay. Lumaban ka. Maraming salamat sa lahat, Nympha. Ikaw ang naging kasiyahan ko. Dahil sa'yo, natutulit ah. Dahil sa'yo, natutulit ako magmahal. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buong buhay ko. Ito ang pangako, ha? Lagi tayong kumpleto at lagi tayong masaya, ha? Is it too much kung araw-araw gusto kitang i-surprise? Kasi gusto ko araw-araw kang mapangiti dahil araw-araw kitang mamahalin for the rest of our lives. Ginagawa ko na rin ang lahat para maanan na kami ni Rosette, para makapagsama na tayong dalawa. Numuntik na akong mabaril ni Jeremy. Ang tanong nga sa isip ko lang ay kayo ng mga bata. Na-imagine ko yung magiging buhay ko kapag kasama ko kayo. Doon ko na-realize na napaka-iksi lang ng buhay. Kaya dapat sulitin ko yung bawat sandali sa pili ng mga mahal ko. Hindi-hindi na ako mawawala sa tabi mo, Homer. At hindi-hindi ko na rin iiwan yung mga bata. Dahil kayo yung pamilya ko. At kayo yung lakas ko. Mahal na mahal kita, Nympha. Hanggang sa muli. Mahal na mahal kita.
Tapos na trabaho natin. Paano yung bayad namin? Mission accomplished. Taas yung mga kamay nyo! Baba yung mga baril nyo! Kay Homer. Bakit hindi pa po tumatawag si Ate Trina o kaya si Mateo? Hindi ko rin alam, anak. Hindi ko rin alam. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Magtingala ka lang sa Kanya. Ate, nasan si Homer? Akala ko mawawala ka na sa akin. Narinig ko yung boses mo. Sinabi sa akin na lumaban ako. At yun ang ginawa ko, Nympha. Lumaban ako. Ang pagmamahal ko sa'yo ang nagbigay ng lakas sa akin hanggang sa huli. Ikaw, Nympha. Ikaw ang nagligtas sa akin. Papa Alvin, anong inuupo-upo mo dyan? Pinabantayan ko si Sir Homer. Kasi yun ang bili ni Ma'am Trina na unang daw alis dito kahit ang muli. Ah, okay. Ay, oo nga pala. Hindi pa kasi ako nakakahingi ng sorry sa'yo tungkol dun sa pagsusungit ko sa'yo. Akala ko kasi susulutan mo ako ng trabaho eh. Pasensya ka na, ha? Wala na sa'kin yun kasi. Talaga? Buti naman. Kasi siyempre, ayoko naman magkaroon ka ng tampo sa akin, di ba? Siguro naman, obvious na may gusto ako sa'yo, di ba? Naibang mo na lang ibaling yung attention mo. Kasi ngayon, wala pa sa plano kong makipagrelasyon. Nakafocus lang ako sa pagkain para may pampagamot ako sa nanay ko. Nympha, anak, bumalik na muna tayo sa kwarto mo. Iwan mo na muna si Homer. Kailangan mo ring magpagaling, kailangan mo ring magpahinga. Masisisi niyo po ba ako kung ayoko mo siyang mawala sa paningin ko? Ano po nung unang takot yung puso ko siya? Pero Seth, kay Jeremy, pakiramdam ko, malingat lang ako may masama ulit na mangyayari. Naiintindihan kita. Pero sabi ng doktor, kailangan mo ring magpahinga. Baka nga kung mapapano ka.
siya. Nympha, sundin mo na lang ako. Ano ba ang gusto mo? Mamatay ka. Nanlaban at napatay ang mga tauhan ni Jeremy kagabi sa inkwentro. Pero sa tingin ko, pwede pa rin na i-deal ng kasong frustrated murder at kidnapping kay Jeremy. That's good. Ipupursue ko talaga na mapagbayaran ni Jeremy ang lahat ng ginawa niya sa kapatid ko. I will make sure na hindi siya makakalabas ng kulungan. And I am willing to testify kung kinakailangan. Salamat, Inspector. Pero hindi lang si Jeremy ang inaalala ko. Rosette is still on the loose. Wala ka bang progress ang paghahanap niyo sa kanya? Unfortunately, Ms. Saavedra, wala pa rin kaming leads. Ang kinakatakot ko, baka maraming connection yung dati niyong sister yun, no? May tumutulong ata sa kanya para makalabas dito sa bansa. Bukas! Mateo, pasok. Kanina ko pa inaabangan yung pagdating mo. Gusto ko sana magpasalamat sa'yo. Hindi dahil sa'yo, baka wala na si Homer. Talagang hindi niyo pa oras, Nympha. Sigurado ako may plano pa ang Diyos para sa inyo ni Homer. Hindi ko alam kung paano ako makabayad sa'yo. Ang laki-laki na utang lalawag ko sa'yo, Mateo. Ano mo kailangan magpahit? Ginagawa ko lang yung tungkulin ko. At hindi ko pinagsisisihan yun. Dahil sa maiksing panahon na nagsama tayo, nakita ko may mabuting puso kayo, nung nobyo mo. Salamat. Pasensya ka na. Ito lang ang nakayanan kong ibigay sa'yo bilang pasasalamat at pagtanaw ng utang na loob sa pagligtas mo sa buhay ni Nympha ko. Salamat, Alin Denang. Paano? Magpapaalam na ho ako. Kung sakaling may kailangan kayong tulong, huwag kayong magkatubiling tawagan ako. Maraming salamat. Maraming salamat. Wala naman. Ingat kayo. Hindi kita makakalimutan. Maraming salamat. Salamat po. Dali, Celine. Choo-choo! Uy, Crisil! Pagka-social mo din, no? May pahiga-higa ka pa dyan. Nakapatong pa yung paa mo. Hoy, pag ikaw... excuse me. Hindi na kaya ako katulong. Personal assistant na ako. Wow. Pag personal assistant, nakapatong ang paa. Daddy! Sir! Oh, talaga to. Parang kumayat ka, ha? Sir, good evening. Bless. Ayan na. Bless. Hello, ma'am. Hindi kaya ito kumakain, Junik, eh. Alam niyo po, miss. Na-miss ko na po kayo. Tanggal lang, ha? Tama po si Junik, daddy, mommy. Alam niyo po ba, araw-araw po kami nagpe-pray for the past 6 days na hindi po nasa hospital po kayo. Okay lang po ba kayong dalawa? Oo naman. We're both just as good as new. Pasensya na kayo kung pinag-alala ko kayo. Naku, ma'am, sir, alam niyo po ba? Naku, tong dalawang batang to, araw-araw ho ako kinukulit ng mga yan. Ganon? Opo. Huwag kayong mag-alala, ha? Dahil ngayon, everyday tayo magbabanding para makabawi tayo sa mga panahon na hindi tayo magkasama. Ha? Talaga po. Mas papatabayin kita ulit. O sige, kailangan lang magpahinga ng daddy niyo. Tayo mga Konica, gagawa tayo ng merienda para sa... Yun. Okay, sama na lang kayo kay Lola Denang niyo. Sasama po ako. Para sa mami, sa kasalanan. Friendship, kuha ka ng tubig, ha?
Ninfa. Okay ka lang ba? Hindi ka ba masaya na andito ka na sa bahay? Masaya ako. Masayang-masaya ako. Lalo na't nayakap po yung mga bata. Pero hindi kasi maalis sa isip ko yung takot eh. Lalo na't hindi pa nahuhuli si Rosette. Ninfa, wala ka nang dapat ikakatakot. Protektan kita. Hindi ko hahaya na masaktan ka ulit ni Rosette. At mamamatay muna ako bago siya makalapit sa'yo sa mga anak ko. Parang umu-okay na nga eh. Ate. Alvin, iwan mo muna kami. Okay lang. Salamat. Ano, may balita na ba kay Rosette? Kinausap ko yung mga kaibigan niya na kakilala ko rin. But none of them have seen or heard from Rosette. Ang sabi ng mga pulis, baka tumakas na sila ni Maureen pa abroad para magtago. Kahit sa ang sulok ng mundo sila magtago, ipapahunting ko si Rosette. Sisiguraduhin ko na pagbabayaran niya lahat ng mga kasalanan niya. Nasa wanted list na siya ng mga pulis. Isang pagkakamali lang ni Rosette, sigurado akong sa kulungan ang bagsak niya. Doon sila nababagi ni Jeremy. You know what? I hope they both rot in jail. Homer, alam kong galit ka. Pero huwag mong hayaang tumigil ang mundo mo dahil sa galit na naramdaman mo kay Rosette. Rebuild your family. Ipakita mo kay Rosette na nabigo siyang sirain kayo. Bumangon kayo ni Ninfa at ituloy niyo mga pangarap niyo.
Mag-iingat ka, baka mapasok ka. Alam mo ako, ang tagal ko na nagba-barbecue, pero minsan napapasok pa rin ako. Okay lang yung mami ka, kaya panap ko yata ako sa'yo eh. Sabihin lang ako sa'yo. Crisel, ikaw nga muna magpaypay dito. Pasensya na, ito kasi si Homer. Lapit-lapit ko na. Namimiss naman ako masyado agad. Ano ka ba? Gusto ko lang sabihin sa'yo na natutuwa ako na makita ang mga batang masaya na kasama ka. Yun lang. Tingnan mo. Sana palagi tayong ganito, no? Okay. Isa na lang talaga yung pinagdadasal ko. Sana maaresto na si Rosel. Para naman magkaroon na tayo ng peace of mind. Ay, diba? Huwag natin pag-usapan si Rosel ngayong araw na to. Ha? Let's not allow her to ruin this perfect day. Come on, tama na. Tama, Kay. Diba? Alam mo, swerte-swerte ko talaga, no? Ako ang pinakaswerteng babae sa buong mundo. Oh, may mababait ako mga anak. May mapagmahal pa akong boyfriend. Parang may kulang yata. Siyempre, pag gumaling na ako ulit, mapagmahal at holding boyfriend. Wow! O, edi ikaw na. Ikaw na ang Mr. Pogi. At ikaw ang aking Miss Universe ng buhay ko. Shout out na natin, Corny. Baka marinig tayo ng mga bata. Ba, mukhang ano ah. Mukhang nag-asayaan dito. Ano meron? Mandy, kain o, kain. Nakakapagkain dito. Oo, marami kami hinanda. Impa, pwedeng hiramin ko muna sa'yo si... Paring Homer, sasabihin lang ako. Bakit, bro? Tara na, bro, tayo ka na. Tandali, mali yung timing mo, yung saya sa'yo. Eh, bro, alam ko masisiyahan ka dito sa sasabihin ko. Tara! Sige na, mukhang hindi na makapaghintay itong may balita sa'yo, eh. Hindi ba siya sige makatayo? Sige na. Maka lang tayo ko minsan. Pahinga ka naman. Sus! Kanina mo pag ginagawa. Ay, na. Ako na. Okay kaya lang ako, Beshi. Mag-upo ka na lang. Uy, hindi ako sinilita dito. Ay, nako. Isa dyan. Bisibisihan. Kunwari. Anong sabi mo? Bakit? Affected ka? Ang sabi ko, pamartir. Tigilan na nga ninyo yung tarayan ninyo. Tapusin na natin yan para mailigit natin na maayos mamaya. Ay, nako. Chang, salamat po ah. Nag-enjoy po yung mga bata. Ay, nako. Panalangin natin na huwag masira. Yung parang sa fairy tale, Beshi, baka mausog. Yung darating yung witch tapos sisirain yung kasiyahan. Didi, tigilan mo yan, ha? Yung nananakot ka, nababalot tayo ng takot. Hindi dapat ganyan. Dahil nag-iisa lang siya, marami tayo. Tandaan mo yan. Laki ang pasalamat ko dahil nandyan kayong lahat sa akin. Sa totoo lang, sa inyo lang ako kumukuha ng lakas ng loob. Alam mo, friendship, total, halos walong buwan naman nang hindi nagpaparamdam yan si Ma'am Rosette. Malay mo, nakahanap na siya ng mayamang jowa sa ibang lupalop ng mundo. Tapos wala na siyang balak bumalik. At naniniwala ka naman na basa-basa susuko yung Rosette Kabuisit na yan. Hindi, no? Yun yung tipong taong hindi marunong magpatalo. Eh, di kung manggugulo siya, sana noon pa niya ginawa, di ba? Noong may sakit si Sir Homer. Eh, bakit ngayon pa siya manggugulo kung kailan nakakalakad na yung tao? Ewan ko sa'yo, napaka-negative mo. Ay, naku, Beshi, kung ako sa'yo, huwag ka magpakampante. Yang mga ahas, pataguy akong manuklaw. Mag-ingat pa rin kayo ni Homer. Magdilang demonyo ka dyan, ha? Problema mo! Kukunin ko lang yung ilang pang sahog. Ha? Sige po. Beshi, konti na lang. Andy, ano ba kasi yung sasabihin mo sa akin na sobrang importante, ha? Nakita mo naman nag-enjoy kami ng mga bata, eh. Ano to? Bro, ito, ha? Baka pag sinabi ko sa'yo to, biglang mabitawan mo yan. Talaga ha? Lang, ha? Sige. Bro,
Finally, bro. Nag-grant na ng annulment na kasal niyo ni Rosette. Nag-grant yes! Bro, as of today, official single! Wow. Andy, salamat ah. This means so much to me. Finally, mabibigay ko na rin kay Nympha yung matagal ko nang gustong ibigay sa kanya. Ang pagiging tunay at nag-iisang Mrs. Arteta. No. Yun yun eh. Ano, may paperman pa ba ako? Okay na ba lahat? Wala na bro. Inayos ko na lahat. Alam naman ako, di ba? Yeah. Oh. Salamat talaga bro. Yes bro. Kasi naman lahat siguro to, no? Mamaya na kayo maglaro. Kumain muna kayo. Ito na. Kain! Meet pa! Oh, sarap! Barbecue! Oh, kuha kayo. Kain kayo marami. Kain ka na marami, ah. Ay, teka, tawagin ko lang si Homer at saka si Randy. Balik ako, anak. At naniniwala ka naman na basta-basta susuko yung Rosette Kabuisit na yan? Hindi, no? Yun yung tipong tao hindi marunong magpatalo. Kung ako sa'yo, huwag kang magpakampante. Yang mga ahas, patangguy akong manuklaw. Ate! Ipasok mo yung mga bata sa loob! At saka tumawag ka ng police. Sabihin mo nandito si Rosette. Ha? Kit? Rosette! Rosette! Walang hiya ka! Hindi na ako papayag na manggulo ka ulit dito! Napakasama mo talaga ang hayop ka! Kailan mo ba kami titigilan? Rosette, nananahimik na kami! Napakasama mo talaga ang hayop! Sino ka? Saka bakit ka pasilip-silip sa bahay namin? Padala ka ni Rosette, ano? Ay, hindi po. Napadaan lang po ako dito kasi nagbabakasakali po akong mag-apply bilang yaya. Pasensya ka na. Akala ko kasi ikaw yung babaeng gustong manakit sa amin. Okay lang po. Pasensya na rin po. Pasensya ka na. Pasensya na. Okay lang po. Sige po. Beshi, ano bang nangyayari? Papunta na dito yung mga pulis. Naabutan niyo ba si Rosette? Ate, nagkamali ako eh. Hindi pala si Rosette yung nakita ko.